sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig at laging nakasabaybay sa programang Trending Ngayon. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ayan, kami ang inyong makakasama at laging katrending. Ako po si Ariam Sancho. At ako naman po si Rashid Loxin. Samahan niyo po kami sa isang oras ang puno ng kwentuhan, balitaan ng mga trending at viral stories sa nakalap ng aming himpilan. At kung nais nyo naman makibahagi, pwedeng-pwede yan. Punta lamang kayo sa aming Facebook page na DWIZ882 at syempre live streaming kami dyan sa YouTube channel. Sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At syempre partner tayo rin ay napapakinggan sa RPND-ZBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, RPND-XXX Zamboanga at DXKS Surigao. At tayo po ay napapanood via test broadcast. Diyan yan sa digital free TV na IZTV, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Ayan, available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang po na iscan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang IZTV. At maliban dyan, pwedeng-pwedeng nyo pong i-download ang aming DWIZ app na DWIZ882 sa iOS at Android phone. Apo, meron din tayong text line na 0999-376-6768. Maliban dyan, mas mapapadali po ang pag-scroll nyo sa mga pinakamalalaking balita at maiinit na balita. Dito lamang yan sa DWIZ, sa aming website. Ayan, www.dwiz882am.com. Sa kanila yun. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo, kahit sa ang social media platform po, pwedeng-pwede nyo na kaming Puntahan. Yes, at masabay ba yan? Yes, it's good to be back, partner. Ayan, yes, partner. Magpasalamat tayo sa humalili sa inyo. Kay Astrid, kay Mike Caseriaca Cervantes. Ayan, alam mo, ready for the go talaga yan. Hindi pa yan ready kahapon na, pero for the bongga yan. Ayan. Pero bago tayo magtungo sa ating mga trending at syempre mga babatiin ngayong araw na ito, dahil January 4 ngayon, very smooth lang dapat. Partner, apat na araw kagad yung nakalipas. Apat na araw na agad ng 2023. Kaya nga. Bakit ang bilis mo, be? Pero bago tayo pumunta dyan, partner, sa mga bati, ay pasadahan muna natin ang ating mga IZ reporters. Unahin na natin dito, pagpapasa ng courtesy resignation letter, pangungunahan ng PNP. Ang buong detalyeng yan, iatid yan ni Patrol 11, Tina Nolasco. Mauuna sa pagpapasa ng courtesy resignation si PNP Chief Police General Rodolfo Azrin Jr. ayon kay PNP PIO Chief Colonel Red Maranan. Kasunod ito ng pagpapatawag ng command conference ng PNP Chief sa Campo Crame kasama ang mga general at colonel ngayong hapon. Matapos ang ginawang apela ni DILG Secretary Benjamin Abulis Jr. na magbitiw sa posisyon ang lahat ng general at colonel na isang paraanaan niya ng paglilinis sa hanay ng pulisya. Ito'y matapos matuklasang may mga matataas na opisyal ng PNP ang sangkot sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Colonel Maranan, karamihan sa third level officers ay nagpahayag ng suporta sa naturang apela ng DILG sa naganap na pagpupulong, bagamat may ilang mga opisyal na may tanong ukol rito. Habang naniniwala rin nila ang mga ito na oras na mapatunayang walang kinalaman sila sa ilegal na droga ay malilinis ang kanilang pangalan sa anumang aligasyon, pagdududa, integridad at reputasyon. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, nag-uulat para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ.
Maraming salamat, Patrol 11 Tina Nolasco. Samantala, voters registration ng COMELEC malabo ng palawigin pa. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 5, Aya Yopanko. Malabo ng palawigin pa ang kasalukuyang voters registration paglampas ng deadline ito sa Enero 31 ng taong kasalukuyan. Ito ang sinabi ni Commission on Elections sa COMELEC chairman George Erwin Garcia, na hindi na ito natalakay sa deliberasyon ng Paul Badian Bank. Iginit ni Garcia sa mga kwalipikadong botante na huwag maniniwala sa mga sabi-sabi na palalawigin pa ang voters registration. Dapat na anya magparehistro at huwag nang antayin pa kung palalawigin o hindi upang masuportahan o hindi ang kasalukuyang opisyal na nanunungkulan sa kanilang komunidad. Ang pahayag ni Chairman Garcia ay matapos muling ipagpatuloy ang voters registration matapos ang holiday break. Target ng COMELEC ang nasa 1.5 hanggang 2 milyong bagong botante sa pagtatapos ng registration period. Nauna nang naglunsad ang COMELEC ng programa upang hikayatin ang mas maraming aplikante na magparehistro tulad ng satellite registration, register anywhere project or RAP sa mga mall sa Metro Manila at ilang lugar sa Bicol, Visayas at Quad Media Presence, Social Media, Television, Radio at Print. Bukod sa SM at Robinson na malls, nakatakda rin magsimula ang komisyon sa Senado ng Pilipinas at Government Service Insurance System o GSIS. Sinisikap din itong makuha o makakuha ng hindi bababa sa dalawang universidad sa nasabing programa. Ito si Patrol No. 5 ay Yupang Kutugulat, Simple Matal ng Lakas, DWIC. Maraming salamat sa ating mga IZ reporters. Ngayon naman, dakuha natin ang ating mga Metro Patrol. Metro Patrol Report! Natin sa Camanava area, nandiyan si Danny Cruz. Magandang gabi, Danny. Yes, magandang gabi. Limang kabataan, edad 12 hanggang 14 taong gulang na minor de edad, ang inireklamo sa barangay sa pangbubugbog ng 10 taong gulang na bata. Itago na lamang natin ang biktima sa pangalang Boyet, residente ng 356 General Luna Street dito sa lungsod ng Malabon. Ang tatlong minor de edad ay residente ng barangay Muson na nanakit kay Boyet. Ayon sa magulang ng biktima na nakilalang si Russell Francisco, pinasunod lamang niya sa ina ang kanyang anak at hindi naman daw ito madalas lumabas ng bahay. Sa paglabas nito, kinursunada ito ng limang batang nangangalakal. Base sa impormasyong ibinigay ni kagawad Jessica Lim, ang tatlong batang inireklamo ay residente ng barangay Muson. Anya, marami ng reklamo sa barangay ang mga ito. Ayon kay kagawad Lim, sa tuwing masasangkot sa nakawan, ang mga batang ito ay nakukuha pang bayaran o aregluhin ng mga magulang ang mga biktima. Dapat anya, ayon sa kagawad, ay dalhin sa shelter ang mga batang ito upang mabago ang kanilang mga ugali. Lahat to ginawa na namin sa barangay, kaso ang nangyayari nga po, wala namang pakikipag-cooperate ang mga magulang dahil porque alam nila na mga bata, hinahayaan nila yung mga anak nila. Minsan sila pa yung gumagawa ng paraan. Yung mga ninanakaw ng mga anak nila, binabayaran na lang nila para matapos na lang yung usapan. Minsan nakikiusap sila dahil kakilala, porque pinapalaya, pinanakukuha sa usapan. Nagiging ano tuloy yung mga bata. Ang ginawa po naming paraan, nakipag-ugnayan po kami sa Bustos, Bulacan, kung saan yung shelter na dinadala yung mga ganyang klaseng kabataan sa tulong po ng aming pastor ng Methodist Church. Ngayon, may mga ginawa na po kaming mga comply doon sa hinihinging requirements. Gaya nung nagkuha na kami ng case study sa CSWD at yung mga napamedical na po namin yung mga bata para... Yan ang tinig ni kagawad Jessica Lim sa panawagan ng mga lokal na opisyal ng barangay. Anila, sa mga magulang, dapat disiplinahin ang kanilang mga anak. At kung ang mga magulang naman ay konsentidor sa maling gawa ng kanilang mga batang ito, dapat daw panagutin na ang mga magulang
ng mga batang gumagawa ng kalokohan. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, dako naman tayo sa ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Alamin natin ang detalye dyan sa Central Zone mula kay Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang gabi sa inyong dalawa. Sa layuning mabigyan daw ng maayos sa nalansangan itong mga magsasaka ng sibuyas at palay dito sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija, na kumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Nueva Ecija First Engineering District Office itong Farm to Market Access Road dito sa naturang bayan. Sa kanyang ulat kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, sinabi nitong si DPWH Region 3 Director Roseller Tolentino, ang nasabing Farm to Market Road ay may haba na 2.55 kilometers concrete road network na siyang mag-uugnay sa mga magsasaka mula sa Barangay Homestay sa nasabing bayan patungo sa Talavera Bypass Road palabas ng Daang Maharlika National Highway patungo na sa mga pamilihang bayan. Ay parito kay Director Tolentino, nagkakahalaga ng 28.42 million piso ang nasabing concrete at all-weather road network na mula sa kanilang General Appropriation Act o GAA of 2002. Inaasahan na malaking tulong ito para sa mga magsasaka ng sibuyas, palay, mais at iba pang high-value crops dito sa lalawigan ng Nueva Ecija upang bumaba na nga itong presyo ng sibuyas sa ating merkado. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Zone Patrol, nagulat sa impilang may todo lakas, DWIC. Salamat, Johnny Gole, mula dyan sa Central Luzon. Ngayon naman, dako tayo sa Bataan. May pag-uulat si June Bringula. Magandang gabi, June. Maulang gabi, nagpapatuloy ang ibayong paglakas ng Fraternal Organization o PIGILS sa buong Pilipinas. Bilang pagsalubang sa 2023, matagumpay na isinagawa ang chartering ng Dugong Maharlika Eagles Club Region 56. Ito ay isa pumuno nito si Kuya Governor Giovanni Palma at Kuya Vice Governor Hasid Ungat. Nakapalob sa Dugong Maharlika Eagles Regional Club ang itong charter club na kinabibilangan ng Dugong Maharlika Mother Charter Club, Dugong Maharlika Oasis, Dugong Maharlika Platinum Blue Diamond, Dugong Maharlika Romblon, Dugong Maharlika Alab, Dugong Maharlika Hiraya at Dugong Maharlika Adikaing Marangal Eagles Club. Itong nagdaang Disyembre, pinangasiwaan naman ng Regional Information Officer ng Dugong Maharlika Eagles Club na si Danny Beltran ang isang anyo ng alalayang kuya na tampok sa mga gawain ng kapatiran ng mga agila. Nagkaloob ang River Force Development Corporation sa nakinakatawan nitong si Kuya Danny ng desktop computers na maalab namang tinanggap ng mga kuyang agila sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army sa lungsod ng Balanga sa Bataan at sa 2nd Mobile Force Company ng Philippine National Police sa Aurora Province sa ilalim ng pamuno nitong sa matikas na pamuno itong si isa pang Kuya Aguila na si Kuya Sierra Police Major Jeffrey Onde. Sa lahat po, congratulations sa mga bagong halal na pamunuan ng Dugong Maharlika Eagles Club Region 56 sa panguna nitong si Kuya Gob Giovanni Palma, Kuya Vice Governor Hasid Ungat at kaibigan nating si Regional Information Officer Kuya Danny Beltran. Kasama si Mike Sigaral, June Bringula Nagula, Simpila Metodlas, TWIC. Maraming salamat, June Bringula, mula sa Bataan. Ngayon, dako naman tayo sa Ilocos Norte. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi kasamang Ariam, kasamang Rashid. Magpapatuloy ang programa ng TUPAD o tulong panghanap buhay sa ating displaced workers, aid to individuals in crisis situation o AIX, at government internship program o GIP na makakatulong sa mga mamamayan. Ito ang tiniyak ni Congressman Sandro Marcos ng distrito ng probinsya. Sinabi niya na imbes na magbibigay ng gobyerno ang ayuda sa mga tao gaya noong 2021 at 2022, ay trabaho na lamang ang ibibigay nila sa mga tao. Binigyan din niya na kaano kalaki ang pundo ang inilaan sa AIX at TUPAD mula sa national budget para sa taong ito. Naniniwala si Congressman Sandro Marcos na sa pamagitan ng nasabing programa ay may inaasahan na pagkukuhaan ng pera ang mga mamamayan.
Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Presente lang may tudong lakas, DWIZ. Maraming salamat sa ating mga Ronda Probinsya. Ngayon naman, balikan natin ang ating mga IZ reporters. Apat na most wanted na dakip sa ikinasang upland pagtugis ng CIDG. Balikan natin si Patrol 11, Tina Nolasco. Nalambat ang apat na most wanted sa magkakahiwalay na ikinasang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, kung saan kinilala ang mga nasa kote na sina Junjun Cruta Bautista, number one most wanted sa probinsya ng Cebu dahil sa kasong panggagahasa. Arestado rin ang akusado na si Rodel Batara na top one most wanted person naman sa San Mateo Isabela dahil rin sa kasong rape. Tiklo din si Rodrigo Reyes Poral na number 8 most wanted sa Pangasinan na kumakaharap naman sa kasong robbery. Gayun din si Jaynard Nanat Castellano na number 1 municipal most wanted sa Baka, South Cotabato dahil sa kasong lascivious conduct. Abang sa ngayon ay hawak na ng kanilang arresting field unit ang mga naarestong suspect para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat sa ating mga IZ reporters at syempre sa ating mga Ronda at Metro Patrols. Ngayon naman, syempre, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala ng ating himpilan, ay babatiin na natin. Yes, ayan, it's their time to shine. Yes, ang ating mga laging nakikinig at laging nanonood sa Facebook man yan, sa YouTube, sa TV, di ba? Mm-hmm, partner. Ito, oh, syempre, partner, unahin na natin. Gandang gabi po ka, trending mula yan kay Miss RG Chell. Hello there again, sabi naman ni Miss Tizen Biroman. Hello there! Ayan, partner nanonood din sa atin si Sir Ronald Idol Domingo. Sabi niya dito, advance happy Three Kings ka, IZ. Ayan, kung di po kami nagkakamali, no? Yung Three Kings po ay sa January 6. Sinabi po ni James Wa dito. Ayun. Ayan. Ayan dito din si Sir Obi Bakilios. Maayong gabi, Miss Rashid and Miss Ariam. Pa-shout out to my kids. Hello kay Chichay, Moti, at Ken Ken. Ayan, hello. Ayan, hello po. Hello everyone. At nandito din si, wow. Ang layo mo, Beha. Kay James Wa. Ayan. Ayan na yung pangalan niya sa akin. Si James Wa. Good evening mga madam. Parang naririnig ko. Madam. From newsroom. Wow. Smiley. Thank you. Salamat po sa pagsuporta. Charez. Ayan. Ikaw partner, baka may babatiin ka. Oo, batiin ko lang din yung mga kapatid ko na nasa, yung isa nasa Dubai at nasa Lipa, Batangas. Hello sa inyo dyan. Ingat kayo. Ayan, pala. Hello. At sa mga friends ko pala sa Bicol. Hello. Ayan, hello! At kay, mapatingin ko na din pala si yung tita ko na nasa North Dakota. Ayan, wow North Dakota. Dakota. Wow, for the slang, mga person, para maintindihan tayo. Ayan, hello! Naging ano na yun, no? Hello kay Tita Van and Tito Darren. See you on March. Sana looben. Magkita-kita tayo sa March. Ayan. Hello, everyone. Maraming salamat po sa mami ko din at saka sa daddy ko at saka, oh, mami, daddy. Oh, mapa! Hello, everyone. Ayan. Hello po sa family ni Rashid. Ayan. Hello po sa lahat ng nanonood sa amin sa 17,000 viewers na ngayon, yes, ano. Yes, oo. 10,000 viewers. Yes. Thank yes, you so partner. Much po. Oh, na-appreciate namin yung mga, ano, bilang. Oo, partner. Siyempre yung mga ano, nanonood dyan kapag replay na lang. Oo, at nanonood ng replay. Oo. Maraming salamat po on behalf sa amin ni partner. Yes. Bo, kala mo naman talaga. Pero, syempre, para magtuloy-tuloy ang ating talakayan, mga trending at viral stories. Naku, malaki talaga ang ating mga trending at viral stories. For today's video, bibigyang daan muna natin ng ilang paalala, partner. Para tuloy-tuloy na tayo sa oras na 6:26 ng gabi, magbabalik pa rin po ang programang Trending Ngayon. Trending ngayon. At muli pong nagbabalik ang programang Trending Ngayon. Kami pa rin ang inyong kasama at laging ano? Ka-trending. At laging ka-trending. Ayan ako po, si Ariam Sancho. At ako naman po, si Rashid Loxin. Medyo nalutang yan. Ayan na, pero partner, bago natin dakuan ang ating mga trending at viral stories ngayong gabi, tanggap muna tayo ng balita mula sa ating Ronda Probinsya.
Alamin natin ang detalye ng balita dyan sa Naga City, Camarines Sur mula kay Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Ay, magandang gabi. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente ng Sitio Buri, Barangay Kamuning, Calabanga, Camarines Sur, agad ipinag-otos ni Mayor Norman Eugene Severo ang preemptive evacuation kaninang alas 2 ng hapon. Ang naturang lugar ay landslide prone area, kaya't malimit na pinapalikas ang mga nakatira dito tuwing may malakas na pagbuhos ng ulan o may bagyo. Sinundo ang mga residente ng sasakyan ng MDR Rimon na naturang bayan at pansamlang dadalhin sa evacuation center kung saan sila mananatili hanggang bumuti ang kalagayan ng panahon. Umaabot sa 112 individuals ang inilikas o 36 families na tutuloy ngayon sa Kamuning Elementary School sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Sa ngayon ay patuloy na nakakaranas ang pabugsubugsong pag-ulan ang lalawigan ng Camarines Sur. Mula sa Camarines Sur sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat sa ating mga Ronda Provincia Patrol. Ayan, hello muna kay Luis Responde Bartido. Ayan, hello mga gaganda. Pa-shoutout naman po kay Noah at ka-sister niya na si Lucky. Salamat po. Ayan, hello kay Noah and Lucky. Thank you so much for watching. Ayan. Dahil nga programa natin ay trending ngayon, syempre, heto na ang ating mga trending stories. Trending ngayon. Unahin na natin to, partner. Sige, partner. Ito nakakatuwa to. Hatid nito ay good vibes sa lahat ng manonood at mga tagapakinig natin. Mm-hmm. Dahil umani lang naman ng iba't ibang reaksyon ang video na ibinahagi ni Katrina May Obanya sa Facebook, kung saan makikita ang kanyang anak na pinipigilan ang pagkatay ng alin? Ng cute. Isda. Napaka-cute. Na kanilang uulamin. Ipakita nga natin yan, Elaine Marie. Video. Alam mo, nakakatuwa tong video na to. Sabi dito. sige. Okay. Sige. Carry lang naman. Marinig kasi sa video, eto po kasing batang ito, ay parang, yan, nagwawala po siya dahil hindi naman sa kinakatay, kakaliskisa na kasi yung tilapia. Lilinisan na. Siyempre yung iba kasi gusto na may hasang, yung iba wala, di ba? Oo. Tsaka mapait kasi kapag mayroong yung... Yung nasa loob, yung parang sa bituka ng isda, di ba? Akala niya hindi ako nagluluto. Alam ko din yung mga ganyan kasi pinaglilinisan ako ng tilapia. Sabi dito, siyempre wala tayo yung audio yan. Ang cute na tingot. Lumulukso pa siya. Tumatalon-talon. Ayan. Tumatalon-talon siya kasi parang ikakat na yung tilapia. Sabi niya parang siguro sabi niya ganun, wag mong double dead kasi, di ba? Nakakatawa naman to si baby girl. Sabi dito kasi, maririnig sa video ang pagsigaw ng bata na habang pilit na inaagaw ang mga isda upang hindi ito makatay. Siguro naawa siya sa mga fish, no? Kasi yun nga, baka ang iniisip niya ipapatayin yung mga fish. Kasi parang buhay, tingnan mo part. Alam mo, takot na takot ako pag buhay yan sa palengke. Kasi... pati sa akin tumatalon eh. Diba? Biglang tatalon. Diba? Pero ang pag ganyan naman kasi, fresh naman mo, kasi. Tignan mo, kinukuha niya pa lahat ng isda. Nawa siguro siya dun sa mga fish. Pero nakakatuwa din kasi itong batang to, parang nag-ati talaga ng good vibes sa mga diba? Sabi dito, unang ini-upload noong August 2022 video at ngayon ay mayroon na itong 213,000 reacts at 6.6 million views sa Facebook. Wow, ang dami naman. Pero nakakatuwa yung batang ito, no? Parang feeling niya, papatayin yung mga isda. Akala niya siguro aquarium. Akala niya siguro kanya, aquarium. Pet, yung parang alaga yung isda. Oo, di ba? Para tinitignan ko kasi dito sa malapit kasi hindi ko masyado makita doon sa monitor. Nakakatuwa yung bata, tumatalon pa talaga siya Sabi dito, partner, yung ibang comments, toddlers her age are empathetic to animals. Kumbaga malapitin siya sa
animals. Especially when they have grown to know that those kind of animals can be pets or friends. Mm-mm. But as they grow, you as a parent have to make them understand that some are for human consumption and some are meant to be pets. Oh, yun yung mga dogs, di ba? Oh. Such a great heart from a kid. God bless you. Ang cute naman kasi ni baby girl. Kasi parang feeling niya, parang papatayin yung mga isda. Mm-mm. Pero tama yung comments dito. Di ba kasi ay masama ang ano, pumatay. Ng ibang animals na hindi naman talaga pangkain, pang-human. Human consumption. Diba? Pang hindi tao. Pang hindi sa mga, ano, hindi kinakain. Dapat, tama siya. Dapat ipaintindi natin sa mga bata na may mga bagay na pwede at may mga bagay na hindi. Diba? Magsisimula kasi yan sa mga magulang. Pero kasi, dahil kasi sa genuine ano reaction ng genuine, bata, talaga, talagang mapapa, i-upload mo talaga siya. Parang syempre, hindi naman nila ina-expect na ganito kadami yung makakapanood ng video. Kaya, for good vibes lang po ito, no? Mamaya sabihin kasi ano, OA naman ng bata, 'di ba? Ay, bata pa, bata pa. Yan talaga si pag baby. Toddlers, hindi niyo po mapipigilan yung reaction nila sa mga bagay na ano pa lang nila, 'di ba? Mm-hmm. Yung anak ni Kuya, 'di ba? Si Chuchi, 'di ba? Parang hindi pa rin siya sanay na ano, na makita yung ibang tao na nakapalibot sa kanya kasi socialize. Siguro ang mas na train siya na doon lang sa bahay sa at bahay. Yung mga nakakasama niya lang. Kaya hindi siya agad-agad na makikidnap, gano'n, di ba? Tama yun. Kasi hindi talaga siya sumasama. Kaya hindi rin siya nakikipag-usap sa atin. Sa mga, ganun din yung pamangkin ko eh. Iyak at iyak yan pag hindi kakilala. Yung isa ko naman pamangkin, sasama yan kahit kanino. Kaya delikado. Naalala ko tuloy si baby Zach. Yan talaga, hindi mo talaga makukuha sa nanay niya. Yan, hello kay Zach at kay Astrid. Diba, sa mga bata dyan. Sabi dito, hello, listening live now. Wow! From Sydney, Australia. Wow, thank you po. Sabi dito, trending video, alam ko this week eh, yung 5M views na lumabas na live action trailer na isang robot cartoons daw na naging popular noong mid-1970s na Voltes 5. Wow! Ayan, hello po kay Sir John Panopio. Thank you so much. Hanapin natin itong sinasabi ni Sir John na trending video. Ito ba yung, hindi ko pa siguro to nakikita sa Facebook. Sa Facebook. Pero i-check po namin para ma-discuss din tomorrow, okay? Pwede naman kayong mag-ano din ng mga trending at viral. Ika-courtesy na lang natin dun sa, ano, di ba? Wala sa namang source. Problema yan. Yes. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil hindi lang yan ang ating baon for today's video. Syempre, partner, ito ang ating second viral story. Sabi dito, partner, mukhang may bagong responsibilidad ang alagang asong ito. Elaine, ipakita natin ngayon. Ayan, ang asong ito. Dahil hindi lang yata bahay ang kanyang babantayan, kundi pati na rin ang lalaking nasa loob mismo ng kanyang hawla. Sino yan? Sabi dito, partner, tila nakainom kasi ang lalaki at hindi na nito namalayan na inilagay siya ng kanyang mga kabarkada sa tabi ng bantay na aso. Yan, pag hindi kaya, wag ano, wag sobra. Sobra para alam mo pa nangyayari sa kapaligiran mo. Good luck na lang. Ganyan yung mga magtutropa eh, di ba? Pinagtitripan yung mga ano. Ang lakas ng tip. Sabi dito, partner, quotable ito, habis dito. Pasensya na pare, hindi ka na namin kayang protektahan. Alam kong dyan magiging ligtas ka. Balikan ka na lang namin bukas. Sabi daw ito na mga barkada niya. Yan daw yung post ni King Rodriguez, partner. Abang, may paka na naman palang. Isa sa may paka na ay si Sir King. Ay, naku, Sir King, lagot ka dun sa tropa mo. Pero talagang safe na safe si ano, no? Safe na safe dapat ka sa nga. Sa ibang tao. Pero baka sa close aso, naman din sila ng aso. Di ba nga ay man's best friend natin ng alagang hayo? Baka naman beshi niya yan. O kaya bahay lang din nila yung pinag-anuhan. Kaya hindi siya pinagtatahulan. Kasi delikado buhay mo pag hindi, be. Partner, ako mapapansin din malaki yung hawla nung aso. Galing, kasi, ha?
Tingnan mo, oy. Kasi di ba yung iba, kadalasan yung aso na nakikita ko yung parang sa Tom and Jerry lang eh. Yung ano lang, parang kahoy lang. Yung doghouse. Minsan yung nakatali iba, lang sa mga ano eh, mga poste, ng malapit sa puno. Pero, Sir King, kawawa naman yung tropa mo. Hindi ko alam kung mabuti pa yan hanggang bukas. Pero sabi dito, life update po. Nakauwi na po ba siya o yung aso po? Talaga yung tinatanong. Sabi niya dito, yung aso po yung nag-adjust para maghanap ng bagong tirahan. Hindi natin sure kung nakauwi na sila both. Kasi saktong-sakto yung kuha nung picture doon sa aso. Kasi nakatingin din. Oo, parang sabi niya, kailan niyo ba ito kukunin? Parang inaagawan ako na ito ng bahay eh. Oo, diba? Sige. Sabi nga partner sa comments dito, kawawa naman yung aso, baka daw habulin siya nung tao. Baliktad po. Pero sabi kasi dito ay tila nakainom naman daw si kuya. Kaya baka hindi ka sure pati yung aso. Baka dyan sila nag one on one. Pero sabi nga nila, di ba, drink moderately. Pero siguro, ang maganda dito kasi, kasama niya naman yung mga close friend niya, di ba? Talagang biruan lang din talaga nila. Kaopan pa good vibes lang po ito, ha? Kasi, syempre may mga taong hindi rin makakagets nung, ano, Pero paalala lang, medyo ano kasi yung, syempre, ilalagay mo sa tabi ng aso. Minsan kapag hindi kilala ng aso. Bakit sa hindi kilala ng aso, Diyos mio, Barabas. Naku, nakakatakot yun. Lalo na pag yung mga inaaso, ginagalit mo, naku. Oo, kasi ano, syempre hindi, lalo na kunyari hindi niya kilala yung ano, yung tao na nasa tabi niya, baka naman hindi maging maganda yung, Diyos ko, kinabukasan, baka hindi mo na makita yung sa loob. Sa mga nakakakita nung picture na yun, ay wag po natin. Mag-ingat po yung aso, ha? Ingat po yung aso sa ano. Nako, baka may rabies yung tao. Charot! Sabi dito ni Miss Argychel, ang moral lesson din po, kapag umiinom ng alak, hinay-hinay din po. Nakaw! Tama po yan, Miss Argychel, tamang-tama po. Oo, sa lahat po ng ng mahilig uminom. Ang ng alak ay ilagay daw sa tiyan, wag sa ano, tama ba ako po? Saan? Utak ba? Sa isip? Something ganun. Ano ba? Hindi kasi tayo pala inom. Sorry hindi kasi kami ganun eh. hindi ka naman inaano yung mga manginginom na sinasabi nila, no? Na umiinom talaga. Okay lang yan pag may okasyon, ayan. Pero drink moderately. Yung kaya nyo lang, yung kaya lang ng katawan. Mamaya kasi may mga uuwi pa na nagmomotor, na may sasakyan, di ba? Mamaya, kayo naman yung madiscrash. Huwag naman partner, sana. Diba? Huwag naman, huwag naman sobra-sobra, lalo na kapag babiyahe. Tandaan yung laging may naghihintay, nagmamahal sa inyo, yun diba? Nga yung natin last time, diba? Sabi dito ni Sir Luis, may aso dito laging umaattend ng flag ceremony sa school at napakabait. Nakakatawa. Iba yan. Iba kasi yung attitude or behavior ng isang aso. Kaya depende pa rin yan talaga. Kung itong aso naman ay talagang kilala si kung sino man nandun sa loob ng hawla. Diba? Dapat lang din, parang easy lang, kumbaga. Hindi siya magpanic doon sa loob. Kasi pag naramdaman ni Doggy. Sabihin na natin si Boyet yan. Hindi ko naman alam kung anong pangalan din ng aso. Kaya kayo, pag-iinom kayo, dapat yung kaya nyo pang umuwi. Kompleto. Alam niyo ba yung nangyayari sa paligid niyo? Yun ang importante. Kasi hindi na maganda kung pagsobra naman, diba? Eto sana kung may mag-uwi sa inyo, hindi yung ganyan nalalagay kayo sa hawla, diba? Baka nga ito naman talaga yung katuwaan lang at inalis din nila kagad si kuya doon sa loob ng pinituran lang. Kasi dumungaw pa yung asa, diba? Good luck na lang gulat talaga. Gulat. Siya, bakit nandito tong taong to? Hinay daw sa inom. Ay, sino yan? Meron siya ginagawang kape. Sino yan, partner? Hindi na lang babanggitin, ha? Naka-orange siya. Lingon na lang ako. Ayan na, lumingon na ako. Huwag na natin mag-face reveal. Ginagawang kape. Nilalagay talaga. Kala mo naman kalahati ng baso. Nako. Magbabay ka pa.
Pero yun nga, diba? Drink moderately lang. Kasi lalo na sa mga may sasakyan at sa mga may motor, isipin nyo pong may uuwihan pa kayong pamilya. Kasi mamaya, hindi lang kayo, mamaya yung siyempre, yung sa daan, diba? At saka bawal po uminom na nakainom. Ha? Bawal uminom na nakainom. Bawal magbiyahe na nakainom or mag-drive. Diba? Bawal po ha. Kaya, ingat-ingat, magdoble ingat. Sa ating ano, batas. Oo, magdoble ingat tayo mga kapatid. Same ilan, okay? Sabi nga sa isang comment pa partner, yung reaction talaga ng aso yung nagdala. Totoo yan. Actually, totoo. Sino yan? Hindi, dito yung partner sa ano. Okay. Ito din kay, hi, Ludencio Acosta. Good PM po, Ma'am Ariam and Ma'am Rashid. Magandang gabi po. Ayan. Hello po. At kay Jaren Siap. Salamat sa pag-heart. Hello po. I-share mo na din, be. Ayan, si Jaren Siap. And partner, hinart ko din. Oo. Thank you po sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood. At syempre nakikinig dyan sa mga may sasakyan. Naririnig dyan ba ang aming mga paalala? Sa mga nakikinig ng radyo sa kanilang mga sasakyan. Huwag sobra-sobra, yung tama lang. Okay? Pero hindi lamang yan ang ating trending for today's video. Meron pa dito sa mga ano, hindi pa tapos sa bagong taon, 'di ba? Kinaaliwa ng netizens, alam mo nung bagong taon talaga doon sa mga prosperity bowl, 'yun yung mga ano, yun, yun yung mga tawag nito, trending ngayon. Karamihan sa mga natin trending nakikita sa ganyan. Nakikita ko din sa mga post ng mga friends and relatives, yung mga prosperity bowl na 'yan. Ayan, dahil diyan kinaaliwa ng mga netizens ang larawang ibinahagi ni Casey Vergara Limpin sa kanya sa isang Facebook group na Homebodies. Ay, wow, oy, member ako dito. Homebodies. Kung saan tampok ang kanilang prosperity bowl with a twist. Ayan lang, nakikita niya sa inyong mga screen. Magkano kaya yun naman noon? Sabi dito, walang may cash, walang nag-withdraw. Walang problema yan. Dahil sa, yun po yung caption ng ano. Walang may cash, walang nag-withdraw, walang problema dyan. Ayan. Yung 500 ninyo, gagawin nating thank you. Pabirong komento na isang netizen. Wow, sana pala ganito ginawa ko kasi walang laman ATM machine dito sa munisipyo. Actually, alam mo, nung yung prosperity bowl, kasi wala kaming bariya. I mean, kulang yung barya namin ng ate ko. Sabi kong ganun, ATM na lang, kahit debit card. Para man lang madagdagan yung laman. Para diba? Lumago-lago. Kahit naka-zero. Madagdagan ngayon 2023. Diba? Mm-hmm. Kayo, anong nilagay niyo sa prosperity bowl? Partner, ano, nakaano lang tayo, nasa apartment lang. Wala pa masyadong ganap nung... Okay lang yan, ano ka ba? Basta magkasama kayo. Pray-pray lang. Kumain. Pray-pray lang. Pero okay lang yan dahil magkakasama naman yung family. Family. Sabi dito, Happy New Year. Kamusta naman ang prosperity bowl nyo? Kompleto pa ba ang blue bills? Kahapon yun na-discuss namin ay yung ano... Yung may nakabantay ba na parang... Hindi lang yun. Yun pa, di ba? Parang nakita ko nga din yun sa Facebook eh. Yung may may nakalagay na ano CCTV na for security only. Kasi kahapon naman, yung isang lalaki, pumunta siya ng New Year dun sa jowa niya. Ang kinuha sa handa ay yung mga blue bills. Hindi pagkain. Be! Malikata ng kuha. Sabi daw nila, wag daw gagalawin yung nasa prosperity bowl. Ganun ba yon? Hindi ko kasi alam eh. Tama ba, Astrid? May assignment kayo. Yung mga nasa prosperity bowl po ba? Opo ba. Ang para kailan? For the rest of the year ba? Siguro, no. Hanggang matapos yung taon. Yung... Para siguro... Sabi ni Elene. Elenita. Kasi sabi din ng daddy ko ganun, pero hindi ko naman sure kung totoo. Kaya hindi ko na kinuha yung pamasahe ko. Sabi kasi ano lang eh, pang ano. Pero so, yun nga. Yun? Hindi namin yun? Ginalaw. Kahit ano lang yan, barya-barya or I mean, ano. Para daw ano, mas... Barya-barya kapag naipon, marami yan. Para daw mas swerte yung, ano, yung pagpasok ng taong 2023. Ano kaya? Tanungin nga natin. Sabi dito ni Jaren
Siapa. Paabutin natin ng Chinese New Year. Uy, actually, magka-Chinese New Year na din, di ba? Oo. Oo. Yung mga tradition kasi ng mga Chinese New Year, di ba? Parang pampik ulit. Ay! Ang ginagawa mo dyan. Ito, partner, may tanong dito si, ano, si Shul. Ayan, si Luis. Si Sir Luis. Sabi niya dito, pwede na po ba kainin yung 12 fruits? Kasi sayang, nabulok na siya. Hala! Inuwi ko na nga. Ayan na naman. Sorry din, hindi ko kasi alam eh. Hindi ko rin sure. Pero siguro pwede naman. No. Oo. Kasi baka nga masira na. Kasi ako na yung uwi ko na yung peras. Oo, hindi naman siguro bawal. Siguro yung prosperity bowl lang. Oo, kasi sabi nga nila, di ba? Pang ano lang yun, pang... Ang tawag nun? Bakit nga ba may ano, 12 fruits? Swerte daw kasi yung partner, lalo yung mga bilog-bilog na fruits. Oo, kaya pala. Hindi sa amin 12 eh. 10 lang siguro. Naiuwi ko na yung iba. Ano ba yan? Hindi ko ka din kasi alam eh. Sabihan nyo nga ako. Para next time. Oo, para next time. Next year na lang. Bawi tayo next life. Oh, next life. Mag-gabi naman next life, partner. Next parang ayaw na. Next life, bagong taon, bagong buhay, partner. Bagong taon na. Hoy, nakaroling kami ah, Kuya Jun. Parang ano, yung sa parang pangdagdag sa prosperity bowl. Wow. Blue beans lang, sapat na. Oo, mga ube tsaka blue. Para sabihin ni Kuya Jun sa atin, ano eh, no? Si Chuchi nga eh. Marami naman na pamaskuhan si Chuchi. Ah? Di ba kasi dinala sa ninang at ninong niya? Sabi dito, 12 months. Anong 12? 12 fruits for 12 months. Oh, so, isa kada buwan. Kainin mo. So, partner, yung 10 prutas nyo, bitin nyo ng October. Hello! Baka tagal, tumagal na lang sa mundo ng 10 months. Pag naman, Lord. Sabi dito, maaga ang Chinese New Year this month. Sa China, kapag malapit ang Chinese New Year, madaming meats, chicken, ducks, mga fruits, mga kahon-kahon. Wow! Ganun pala sila mag-celebrate doon sa partner China. Partner, nag-heart sign, ano, heart stickers si Sir Luis. Thank you po! Thank you for sending our love. Sending us love. Ano to rin si Miss RG Chen. Yes. Ganun. For the support ng ating mga ikaw ba, partner? Pag-usapan naman natin New Year's resolution. Ano naman yung New Year's resolution? May yung ano lang, yung pahapyaw lang. Ano, New Year's resolution. Oo, syempre bagong taon, magbagong buhay tayo, ganon. Ano? Ano ba yung mga New Year's resolution nyo? Pwede nyo po yan i-share sa atin, ha? Para naman mas ano, kasi syempre bagong taon. So, dapat may mga bagay daw tayo na iiwan sa 2022 at may mga bagay tayo na babaguhin or mas i-improve sa sarili natin. Partner, yung New Year's resolution ko lang is mas maging productive this 2023, partner. Same naman kami ng partner ko. Maging productive din. Sorry. Ay, hindi naman narinig. Oo, okay lang yan, partner. Medyo nabusog ako sa ano, sa pagsasalita. Ayan. Wow. In what way? I mean, in what... Siyempre, nagpa-plan din kami to have business. Ganyan. Sa sarili ko naman, siyempre, gusto ko rin magkaroon ng change. For a better future. Yeah. Yes. Yun lang. Hapyawan lang natin yan. Actually, yun naman talaga tayo, di ba? Every year naman, wini-wish natin sa sarili natin na ma-improve pa tayo. Oo, syempre, diba? Partner, tsaka yung mas healthy, ano natin. Yes, healthy living, healthy, healthy life. Healthy in every way. Sa katawan, sa pera, sa lahat ng aspeto sa buhay, di ba? At tsaka yung ating well-being, kailangan natin yan pakaingatan. Tama, oo. Dahil, syempre, bagong taon ngayon, 2023, ang tawag na ito, marami pa rin tayong kailangan i-improve sa sarili natin, di ba? At hindi naman yan talaga nawawala. Kaya, nasa sa inyo po, sa bawat isa sa atin, sa mundong ibabaw, yung pagbabago na nais natin sa sarili natin at syempre, sa buhay din natin. Mm-hmm. Kaya, nasa sa inyo pa din po yan kung paano nyo i-handle yung mga bagay na yan. Pero, as times goes by, kailangan, ang tag na ito, kailangan may ma-improve ka ngayong taon. Kumbaga, yun yung ano eh, di ba?
Yun yung goal, di ba? At sa mga tao naman na naghihiwalay, kasi nakikita ko yung mga naghihiwalay ngayong taon ni. Oh, nakakasad naman. Mahabol sa breakups ng 2020. Oo, sana makita niyo yung makita niyo yung hinahanap niyo. Di ba? Kasi ano yun eh, ang tawag nito, medyo ano yan sa sarili natin eh. Parang siguro may hinahanap pa tayo na hindi natin makita. Oo. Kumbaga, pero sana, hindi pa content. Content. Pagiging contentment. Contentment. Something ganun. Pero yun nga, diba? Sabi dito ni Sir Luis, exercise more. More exercise daw. Kasi daw bumibigat na siya. Hala, ako din. Siguro kailangan ko na magpapayat. Kasi medyo umano na ako exercise eh. Yung katawan ko dahil nagko-commute nga eh. Oo. For the commute tayo for 2 days. Pero kasi sabi ko, magpapapayat ako. Yun yung pinapagalitan ako nung ano. Nung special someone ko, biste. Pistula. Diba? Parang kasi, syempre, ano eh, depende naman yan. Kung ano gusto mo sa sarili mo na ma-improve, diba? Oo. Pero dahil matatapos na tayo, partner! Ayan, sige. Oo, bago tayo, syempre, magpaalam sa kanilang lahat, heto na muna ang ating verse of the day. Ating verse of the day, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Pagsalangsang. Mula po yan sa Kawikaan, chapter 10, verse 12. Yan ang ating verse of the day. Oo, kasi inaano namin yung ano yun. Pero ayan na nga, bago tayo magpaalam sa kanilang lahat, pinasasalamatan muna natin ang mga kagabay natin sa himpilan sa pamumuno ni Engineer June Aguba. Sino ba partner? Ayan, partner, syempre nandyan din ang ating communication assistant na si Micah Seriaca Cervantes at si James Wong. Ayan, James De Jesus. At syempre ang aming news writer na si Abby Malanday at news social media writer na si Elaine Di Malanda. Ayan, si Elaine. Alam mo, hindi, kasi kanina po may pinag-aanohan kami. Akala ko kasi, matatapos na kami. Ang bilis pala ng oras, no? Isang oras lang pala. Ayan, oo. Pero dahil dyan, huwag kayong mag-ala. Si Astrid kasi dito, may tinatayo siya sa prompter. Ayan, God bless daw everyone. Kay Sir Luis, kay Sir Jaren, at kay Sir... Ay, kay Mama RJ Chen, maraming salamat po sa lahat pa na nagko-comment at nanonood sa amin lagi dito sa Trending ngayon. Bukas po ulit, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Huwag niyong kakalimutan, kami pa rin ang inyong ka-trending at laging kasama. Ako po, si Aryam Sancho. At ako naman po, si Rashid Locsin. Susunod na ang Radyo Klinika, kasama si Miss Marupa Hatisarne. Bye! Trending ngayon.